Invitational Season 2 ng Southeast Asia today. Today at SMG vs. MG Trust Upper Bracket Round Number 1 Best of 3 Series tayo mga sir. At ako si Jesse James makakasama natin. Pagiging shoutcaster. Kasama si TKJ. Nainihintay lang natin saglit. And Timber Somirana on MG Trust. And March naman ng SMG. Kinuha na agad ng MG Trust. Itong Timber So ni Masa Ross. Best of 3 series tayo mga sir at mamaya po we have Neon versus Army Geniuses upper bracket round number 1 din. At yung mananalo sa dalawang serya na yun magkakatapat sa upper bracket final natin. At kinuha na yung Gyrocopter dito ng SMG ha. Ano ba yung pan-Psychong Hero? 5 seconds remaining. Gaganda ng run dito ng SMG at alam ko nagtapos sila ng walang talo 8-0 sa Motivi Trust Gaming dito pangalawa sa Group A. They have a 4-4 standing at looking good, looking decent. Nagkakaharap din to sa mga ibang tournament like yung mga invitational mga tournament kayan. At mga sir, maraming paparating na tournament, ESL Dota, alam ko nag-announce na yung BTS. Pero dito muna tayo ngayon, PNXBet Invitational. Sa mga gusto mag-bet pala dyan, habol na kayo mga sir. At good luck, bet responsibly. Banix Assassin dito ng MG Trust ha. Pero sila yung nag-ban ng Ricky. Parang Gyrocopter ni Midwan na to. Well, let's see. Siguro ba na yung Ayo dito ng MG Trust? Baka kumuha ng Ayo Gyro to. Pero nakikita ko rin kasi nagmimid tong Gyrocopter ngayon sa mga pubs. Pwede ng... alam, yung mga magic type na Gyrocopter kasi nakikita ko sa mga pubs eh. 5 seconds remaining. Yung head-to-head matchup nila dito, last nagharap sila July July 12 ng Perfect Land Gaming, team SMG 2-1 nila, yung Motivi Trust. And like and share nyo na ng public yung ating stream mga sir para maraming makapanood na magandang bakbakan na ito. Dito, ban na rin yung Puck, ban na rin yung Spectre. At SMG, mga hero ni Moon. Mahilig sa mga maliliksi yan eh. Like a Batrider, Death Prophet. Siguro, ban out na rin yung Death Prophet dito ng MG Trust. Respeto lang din. SMG. Ganda ng run nila dito. Doon, lakas ng group B din. Third pick ng Motivi Trust. Sinecure nila yung team verso ng maaga. Kasi ganyan yung ginagawa nila pag kalaban yung MG Trust eh. Parang inuubos yung hero dito ni Masa Ross. Grabe kasi yung hero pool ni Masa Ross eh. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team. And Admiral Kungka dito ni Phyllis. Napaka-solid din niya nung nakaraan. Grabe yan eh. Pero Brewmaster ni KP. Okay, nagsisilabasan yung mga komportabling hero nila. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Disruptor. Pero nakakita ko na to ha. Kinuha na rin dito yung Disruptor ng Motivi Trust nung nakalaban nila yung Galaxy Razer. Ganyan din yung lineup nila, yung dalawang yan. Pero SMG. Ba't pa silang kumuha ng Ayo dito? Naghanda ning motivate eh. Ito na yung sinasabi ko, Death Prophet ni Moon. Hindi binanout ah.
10 seconds. At waitings lang tayo kay Ate KJ. At paparating na rin. 5 seconds. Hello? Remaining. Hello, hello. Ayan, good morning everybody. Don't forget to share yung live stream natin. This is upper bracket. Mm-mm. Ayan, best of 3. So, ito yung dalawang teams na maganda yung naging standings sa group stage. Mm-hmm. So, we'll see. So, magandang laban to, Ate KJ, ha? Oo. Dikit lang to. Tingin ko nga mag-game 3. Oo. Mag-game 3 itong game na to dahil nga this is the teams na malalakas. Ito yung sneak sa upcoming PPC after the TI. Yup. Legit. At, walang dito ng hero ni Masaros. Ito yung mga magandang Masaros vs. Mid 1. Gandang laban talaga yan. Oo. Kasi Mid 1, still. Siya pa rin yung... Hindi siya yung typical na Mid 1 na nakikita natin na nasa middle lane. Oo. So, guru nasa niya na yung idea na I am the new carry. Yup. Oo. Dapat naman magpalit ng pangalan si Mid 1. Na chosen one, ganun na lang. Pero kasi, ano din kasi si Mid 1 eh. Parang nasanay na din siya sa OG kasi it's been a long time na nagki-carry siya sa OG. So, syempre, pangit naman kung magpapalit ka pa rin ulit ng role. Diba? So, and so far, good naman yung kanyang performance dito sa carry. Mid 1 pa rin yan. Farming machine din talaga yan eh. Agent M nga yung tawag dyan. Pero Razor last pick nila. Ano ba yung lane dito? Dead Prophet ni Moon? Oo. Pero tingnan natin dito. Yung Gyro Copter dito. Super maganda yung combination ng SMG. Mm-hmm. Dito sa kanilang heroes, they do have the Mars and then ultimate ni Gyro Copter plus the DP. Pero not really sure yet sino yung magiging support. Mm-hmm. Yun nga iniisip ko, Gyro Copter nila, no? Yeah, I think this is position 4? Yup, the Gyro, and then Brewmaster 5, and then DP as mid, then Razor carry. Eto pero sober, sobrang complicated pala din ng kanilang hero. Parang yun na nga ata ang mangyayari. Brewmaster and Gyrocopter sa kanilang support duo. And motivate trust gaming dito. Ano yun, drop na lang to, parang yung tatlo. Nung nakaraan din, Jackie Faces, Void, Mid 1, Razor. Yung makikita natin dito, TKJ. What do you think about this drop? I like the drop na MTG. Mm-hmm. But that SMG dahil nga nag-settle down sila sa mga heroes na madaling i-execute yung combination, hindi sa complex na isipin mo MTG faces void, you just need to chrono like two people or maybe only map kung possible. Pwede. Makikita mo na kaagad yung coming combinations na pwede nilang ibataw dito, Disruptor with his ultimate, Kunka as well. So, hindi ano komplikado yung hero nila. Meanwhile naman, SMG, ito yung mga heroes na hindi natin i-expect. Yup, unorthodox yung lineup din nila eh. Sa isang team na, uy, possible pala yung ganitong lineup, but we'll see. Sobrang complicated ng kanilang hero, but they are pro players, maybe they could work it out, and hindi natin alam, that's the hidden strategy pala ng kanilang SMG team. Rito. Yup. Baka ini-scream na nila to, pero unusual nga yung mga support na ganyan. I mean, Gyrocopter dito na 4, Singkong Brewmaster, nakakita ko na rin to, mga China, tsaka Sinotil, ginagamit rin. But I think MG Trust, decent yung kanilang drop dito. I go for MG Trust. Sorry, in-expect ko lang, baka mabilis yung, alam mo yun, SMG. Sobrang bilis din ng laruan nila. Baka hindi mapigilan na motivate Trust. Oo. Oh. Isa din yun sa magiging problem. Buti na lang nandyan yung Kunka, which is a hero na basically mabilis lang mag-online at kaya lumaban sa teamfight. Yun yung maganda kay Kunka. Yep. Yun nga lang, SMG, yun nga, meron nga silang timing na
maganda, which is yung early game, dahil nga run and down yung style run ng hero nila. Oo, meron na ano eh. Merong Razor eh. Razor, DP, and then Brewmaster. So, with all those ultimates na meron sila, pwede silang kumuha ng objective. Meanwhile naman, MTG on this game, yes, meron silang magandang lineup, pero ang kailangan sa lineup nila, kailangan nila mapigilan yung pushing potential ng SMG or yung SMG rito. Pang rundown ng SMG with heroes. Yep, but this is our game number 1 of a best of 3 series, MG Trust and SMG. Pakilala ko muna yung drop dito ng Motivate Trust Gaming Web. Set-Zero, Disruptor, Q, Mirana, Fearless, Kunkka, Masaro sa kanyang Timbers, and Jackie sa kanyang Faceless Void. And so for the side naman ng SMG, we have Mid One with the Razor, Apu, Gyrocopter, KP Mars, Roji naman, Brewmaster, and Moon with his DP. So, now that prophet ni Moon at KJ, ah, mga paborito rin yan eh, sa mga isa sa pinaka the best hero din. And tingin ko naman SMG, kailangan talaga nilang ma-hit yung kanilang timing. Kasi if not, medyo delikado nga delikado yung kanilang lineup. Naku po, speaking of delikado, talagang first blood. Makakukuha ni Mid One. Magandang panimula kay Mid One yan. Ha? At the first blood is brought to us by PNXBet. Mga sir, register na kayo gamit yung code natin, Lupon, WXC. At tandaan lagi, bet responsibly. Bet responsibly, mga kaibigan. So, napakaaga ng first blood natin right there. Hindi din inaasahan ng isang Mirana na there's a lot of people coming in that area. Which is usually hindi naman ganun kasi alam mo naman pag bounty, kumpulan dun sa may bounty rune. Pero wala eh, si Q nakakuha na din siya agad ng arrow, so wala na siyang escape mechanism right there. Nako, Masaros dito, Timberso against Razor, ah. Razor pa rin yan, talagang masasaktan at masasaktan din si Masaros. Pero tingin ko naman, he's gonna be fine as long as meron siyang Timber Chain, Reactive Armor, and then Brewmaster. Hindi naman siya gaano kalakas sa lane unless malapitan ka niya at makampas. But this is still Timber, so sabihin na natin, kahit up against Razor, tingin ko makakapag-farm pa rin na maayos as long as meron siyang Timber Chain, paktol ng Static Link. He's gonna be okay, I think. And si Razor pa yung malulugi dyan sa lane yan kapag nagkaroon na ng ultimate yung isang Timber. Timber, so yep. On the bottom lane, TKJ, we have Gyrocopter and Mars against Faces Void Mirana. And looking decent sa SMG. SMG, tingin ko malakas din yung killing potential nila dito sa bottom lane, especially kay Set-Zero. So, kailangan sa Set-Zero dito hindi ka maging careless with positioning. Sumobra yung kanyang panghaharas dito sa isang Mars or di kaya sa isang Gyrocopter. Kasi once mag-latch yung Spear of Mars and then homing missile, no? Homing missile, automatically kayang-kayang patayin ng SMG etong support na to. Si Faceless Void, malabo. Unless nagamit yung time walk and then the combination ng Spear of Mars and then homing missile is maglat. Tama, yep. On the middle lane, we have Death Prophet and Kunkka. I mean, Kunkka rito with the 13-0 and 10-2 ni Moon, pero dalawang wave dito yung paparating kay Moon eh. Parang okay lang, no? Oh, okay lang naman. He won't miss out some experience dahil nga puro naman healthy yung mga creeps na yan. So, Gucci lang. And then, as for bottom lane, ganun pa rin naman yung nangyayari. Farman na talaga. And Jackie, maganda din yung kanyang early item dito, Magic Wand. As well as for Apu, dahil nag-spam out din si Jackie ng kanyang time walk as well as yung kanyang time dilation dito sa lane. And knowing Disruptor, si Disruptor kasi yung isa sa mga hero na panlaban niya talaga yung kanyang skill sa lane eh. So, expected mo na pag may Disruptor, papaulanan ka talaga ng kanya Thunderstrike na. Yep. Thunderstrike. Misaka nile-level 2 pa nga yan eh, para makapagharas talaga ng todo. But I think, parang napasobra dito, nang bilis yung timing ng SMG, mahihirapan yung MG Trust, no? Grabe yung mga spell nila eh. Denied. Oo.
Pero kasi din MTG, ang gusto ko sa hero lineup nila, sobrang wala lang, simple, make it simple. Kung ano yung combination na usually nakikita natin, yun na yun. Yun all na yun, you need yep. to do is ipatama yung maganda. Yung mga skills na yun. Pero yun nga na kanina pa natin sinasabi, yung heroes din kasi ng SMG, malakasan din sa team fight kapag yep. Ayan, nag-connect na yung arena, yung DPs, exorcisms kasabay nun, and then the razor na maraming nahigop na damage. So mm-hmm. masakit din. Yun nga lang, may timing. Kailangan ma-hit nila yun. Ma-hit kasi nila yung timing nila. Kasi mag-late game dun to, though may panlaban pa rin naman sa late game, mas malakas nga lang yung pieces doon. Yup. Oo. Ako, Arrow will connect on the Roji. Pero bottom lane na, matay set zero dito. Mukhang na maliyata ng hakbang. Pero 1-for-1. Top lane, bottom lane, nagkabiga. And Jackie, lanatan tayo mo kyan. And Jackie, might be in some trouble here. At mukhang mamamatay si Jackie. Ako po. And KP will get that kill. 3-1 on the board. 1K lead ng SMG. Eto na, yung SMG. Oo. Pinapasok na lang dito sa bottom lane. Yun ang sinasabi natin na once talaga magamit ni Faceless Void yung kanyang time walk, there's the chance of SMG na pasukin siya talaga. Oo, mapatay yung isang Faceless Void. And tingin ko naman, maganda yung nangyayari for now sa SMG dahil this is what they want. Yep. Ang lumamang ng early game, and once na lumamang sila ng early game, tapusin nila na maaga yung laban. Once nakuha nila yung mga kanilang big ultimates. Masaros dito. Tama nga cut lang ng creep wave. 17-1 sa kanyang last hita. Nasa mid 1 dito. 32 na. Ang ganda ng umpisa dito ng SMG. Kinakabahan ako. Siguro SMG trust dito. Pag yung pinakabala talaga nila yung chronospear ni Jackie. Dapat ipatama nga sa marami yan. No? Or kailangan talaga na ipatama. So dapat ipatama yan. Kasi pa after that parang... SMG, talagang papasukin na lang kayo eh. Uy! Kumain mo ka? Naku po si Jackie rito, 14 seconds without time walk. Nandun yung magic wand, pero mukhang sapat yung damage talaga ng end. What is happening? I mean, na Faceless Void dito. All of a sudden, pero Arrow, pulado dito yung SMG. Escape yung mamatay din. 1-for-1. And apoy nahabol nila, Roji. Naku, si Roji rito ha. Level 2 yata yung Thunder Strike ha. Mabibigyan din tong si Roji. Okay, double kill on Q. Make it 2-for-1. Pero Jackie pa rin yung kapalit niya eh. And I think SMG. So okay lang. Yung naging trade-up. Oo. Tingin ko kahit dalawa naman yung casualty for SMG. At least napigilan nila yung farming ng isang Faceless Void. And medyo mali nga lang yung pag-time doon ng isang Faceless Void. Dahil nga pa-in instead na pa-out. Kasi he's trying to dodge out that homing missile. Homing missile. Kaso, wala eh. Timing naku, ito na yung rotation. Nikoya mo fearless. Barko, tumama pa kay Apo na pakakarating lang. And Apo rito. Wala pa namang nabibigyan. At nabigyan na nga si Apo. And mid 1, might be in some trouble here. Naku po, level 6 na si Masaros dito. Mahamatay si mid 1. 2 kills. Pero mamamatay din. Sa creeps dito si Masaros. But still, what a good trade. What a rotation ni Fearless doon. On top. Okay. Lakad matatagpa tong ano, gyrocopter. Nakakatipi lang sa may top lane. Hindi niya nakasaan. May barko na paparating sa kanya eh. Pero yun nga. Ayan. Grabe yung action dito sa game na to eh, no? Pero yun nga. Si Masaros, nabuhay sana siya. Pero ang iniisip niya kasi doon, he is able to tank out the incoming damage from the creeps. Kaso kasi, yung barko eh. Yung barko din doon, kinukuha na yung pinahiram sa kanya na HP. Oo. Kaya, hindi niya na na-tank out yung dami. Magpapa-regen din sana siya doon eh. Sa mga creeps na yun with his reactive armor. Pero, oy! 6-0. No? Oy! Ako, si Roger rito. Mukhang may kalalagyan. Eki, torrent to follow map. And Roji. Tamang siege lang ng XP pero nakita niya set zero yan. Pero sa totoo lang, sobrang hirap tumakas sa heroes ng MTG. Ang dami nilang pabalik. Meron silang X-Mark, meron din silang Glimpse. Especially yung Glimpse. Especially nga, eto namang si Q natuhog dito sa may gitna pero leap out. At ayun lang. Yung KP dito yung rotation niya. Gustong gulatin eh, pero siya nagulat. Hinilatin na si mid 1 dito. Yules? Yules. Yules, kaya kailangan niya yan. Para especially sa ano, X-Mark. Mm-hmm. Yung Glimpse,
medyo mahirap din i-dodge eh. Pero yung Scepter is the key talaga sa game na to. Lalo-lalo na kung gusto mong umigot din ng damage. Uy! Nag-smoke dito si Masaros. Tamang break lang. Ang mahirap dito for SMG kasi gusto nila na mabilis yung timing pero nabigay nila yung isang Timber Saw. Timber Saw kasi ito yung bumboset sa timing ng heroes ng SMG kasi nga sobrang kunat ito eh. Pero sa Ipon, non-fearless, pero may kabilisan through that facebot. Sa laban niya ating MG Trust dito. Nope, at tahan backout lang muna. Hinihintay ko talaga yung pinaka-aggression ng SMG rin. Nakakuha nila yung bot tower, pero gusto ko sana makakita yung pressure nila sa gitna. Yun nga, yung Timberso, no? Nakakabosit yan. Uy, sila po yung nagtatangka, ha? Naku, Ekis, Barko. Katama kay mid 1 and the arrow. Bonekas well and mid 1. Is low and he will fall and TP out na kay Fearless dito. Last silang pang cancel si Jackie, Chrono Spear and Roger Rito pinagtatangkaan and Jackie medyo hesitant siya kasi alam niya paparating si Apu and Jackie Rito mamatay. Make it 1-for-1 and Roger buhay pa pero mamatay din. So sa tik ng Earth as Q may sentry kaso TP out, last silang pang cancel din and KP mamamatay sa gitna. Make it 3-for-1 all around the map and SMG yung gusto nila parang nagbabackers. Nagbabackers sa kanila kasi wala eh. Wala silang pamatay masyado dito sa isang Timber Saw. So, kailangan dito, if ever man, okay. Teka lang, Masaros. Masaros? Tamang static link lang sa kanya yan. Masaros, Timber Saw yan. Wala siyang halos dinila damage kay Timber Saw with that static link na sobrang daming nakuha na damage. 117 yung nakuha niyang damage pero... Still. Timber Saw, no? Kahit kalahati, hindi niya nga yata nabawasan ng kalahati yung Timber. Tsaka nire-regen lang with that reactive armor. So, major problem right now is gonna be Masaros. So, if they want to win a team fight, they need to use the Exorcism and then the arena together. Yep, yun talaga. And Jaggy rito, good thing na di-delay nila yung kanyang pieces, boy. 3 deaths siya, 1, 3, and 4. As long as mid 1 naman, 1, 2, and 1. Pero net worth wise, uy, naku, magkakabakbakan dito. Hindi nga lang kumapit sa arena yung Koyang Fearless. As Masaros dito, pinaikot lang. Pero Masaros, not a good target. Pero nandito yung Exorcism, mukhang pagtsatsagaan nila. Pero Arrow, kukunekta kay Moon. And 2-man Static Storm, 2-man Torrent into Bolt. Naku po, disastrous dito yung mangyayari sa SMG 2 down. At nako po, mahuhuli pa si Mang Roger rito. Si Mang Roger yung pangatlong biktima na mapapatay ng MG Trust. As SMG napalalim yung kanilang initiation, hindi rin maganda. Oo. At saka overcommitted na yun for SMG. Imagine, nag-fail na yung initiation ng isang Mars. Wala na kayong arena, but pumunta pa rin kayo, lumaban pa rin kayo. So what's the point? There's no disable, wala kayong pang-control, masasayang lang yung Exorcism. And yung naging target nyo pa is gonna be Timber Saw. May gigil factor na rin, no? Sila pa yung nakauna sa gitnang Tori dito. Nakauna din eh, Timber Saw. Ah, may ghost pa. So, wala. Dito na magsisimula yung kalbaryo yata ng SMG na nagkamali sila ng isang team fight kasi mag-i-snowball na din yung heroes dito ng MTG eh. Pero, pwede lumaban sila dito. And Masaros, ito na may Timber Chain out. At maghahabol ba yung SMG? Mukhang hindi na yata. At yung MG Trust, sasabayan talaga. Uy, Glimpse, pabalik kanino kay Mang Mid 1. And Mid 1 rito, ito naman yung kanyang kupunan. Pero Rina Blood sa kabilang banda. Pero patakas yung ginagawa ni KP and Masaros. Sapat ba yung magic damage nila? KP will fall. And Set Zero dito pulado. Mamatay si Set Zero. 1-for-1. Lapang Chrono Spirit. Nagoya mo, Jackie. Pero Fearless. At tinahabol Yules. At eh, no, mas i-setup na. Napaligiran ng apat. TP out. Oh my God. And Fearless will survive another day. Wait, kala ko mapapatay nila si Fearless. Maganda na sana. Napapangit nga lang dun sa TP. Ang kunat yun din kasi sa barko eh. Oo. And then... ang ganda na ng decision making niya doon na, uy, kulang sa disable tong SMG kasi wala yung Mars. Uy, Masaros ha. Yun na, napanish na rin yung Timber Saw rito ni Masaros, yung magic damage from Rocket Barrage. Eh, sapat para mapatay nila yung Timber Saw na yun. So, even without those ultimates, I think it's worth it getting kill on Masaros kasi
tingin ko din kaya lumalaban din yung MTG dahil they know na nagkamali na yung SMG dun sa may Mindanao na nagamit nila yung kanilang mga big ultimate. So, palaban sila. So, kaya natin lumaban, guys, and etc. Yun nga lang, nag-overextend lang din si Masaros thinking na kaya niyang i-tank out yung damage ng SMG. Oo. Kasi kung tutuusin, hindi ka din tatakot eh. If you're Team Berso, and then nakita mo yung set of heroes ng kalaban, iisipin mo, ay, walang ba-burst down sa akin. Yan kasi, nga, yun nga lang. Imagine mo, diba, kapag Team Berso kasi matatakot ka kapag may layo, may Lina. Yung mga instant burst damage na ang sakit ng magic. Pero kasi ito, kailangan ka pang dikitan ng Rocket Barrage. Ay, Rocket Barrage, yep. Oo, kailangan pa mag-connect yung Spear of Mars ng isang Mars. And then, the Silence. Pero eto kapag once kumunat pa si Masaros, parang ang hirap din pa. Mahirap yun. And that's going for a Kayan Sanj. Pero Moonlight Shadow, being popped ng MJ Trust. Pero Rila, what the shake? At hindi kumapit. Pero 3-man Chronosphere. Came from Jackie Rito and Moon. Nilalagari ni Koya mo Masaros. Patay na si Moon Dragon and Roger Rito. Nakaspell out pa. Pero KP na mali yata ng hakbang. Namali ng Liga na pasukan. Dalawa, yung patay sa SMG and Apo Rito. Nilalagari din and Apo na palagit na sa tatlo. And patay na rin si Apo. 3-4 Nail. Okay, and MJ Trust. Wait na, ako po si Roji, Arrow will connect, apat yung naging biktima doon, 17-9-4 K lead, MJ Trust! At okay. KJ, handa sila sa drop dito ng SMG. At saka yun na nga sabi natin kanina, much more complicated talaga pag-anahin yung heroes ng SMG. And so far, hindi nila napu-pull off yung kanilang purpose or yung hero na pinick out nila. And tingin ko, instead of getting a or forcing a team fight, they might want to secure objective muna sa may Mindanao. Kasi napapansin ko, pinapasok na lang nila yung tier 1 tower ng isa ng MTG, which is nagiging great advantage yun for MTG na lumaban under the tower. Ako po, Bessel. Speaking on and KP, andun yung Thunderstrike, Glimpse back, and KP rito, delikado, and KP saan ka pupunta? Wicked sick yung Mirana ni Kyurito. Isa rin sa mga paboritong hero yan eh. Oo. Bilis din kasi mag-farm na itong hero na ito. At the same time, sobrang annoying ng Moonlight, especially every team fight. So, as a support ng SMG, you badly need to bring Dust, Sentry, and etc. all the time. That makes you na maging mahirap. In terms of net worth, no? In terms of pa-money-money. Laking perwisyo, lalo na sa mga support. Kita pa yung net worth niya, TKJ. Mayaman po kay Mars, kadikit lang yung death profit dito. So, Roji, tamang kuha lang information sana, pero nasa gitna pala. Nanadali siya. 99, 5K lead. As SMG rito, yung kanilang drop na ganyan. Talagang medyo delicate, ha? Mahirap talaga. Sobrang mahirap i-pull off yung heroes nila. And then, so far pa, hindi pa. Okay sana kung, yes, sabihin natin na komplikado yung hero natin. Pero kung napu-pull off naman nila ng maayos, good thing yun. Pero so far, sa nakikita natin, medyo nahihirapan sila pagganahin yung set of heroes nila. They badly need a good setup from KP para gumana talaga yung heroes nila. Arena sa apat, lima, whatsoever, and then the exorcism plus the silence o inside the arena. Kaso, so far, wala pa tatay. Wala pa nang nakakita, may gigil factor sila eh. Ayun yung gitnang tore, nandito pa, ang ganda ng depensa lagi ng MG Trust. Ayun yung Midas dito ni Faces Void. At anytime soon, magpipay up na yan, magiging worth it na. And SMG, ano bang next nilang gawin? Smoke ulit, and then gawa ng paraan para mapush nila yung tore. Pero wala eh, handa na rito yung MG Trust. Well, siguro dito yung MG Trust, I mean SMG, hintayin nila na mapasobra naman yung MG Trust. Pero MG Trust kasi disiplinado yung galaw nila, TKG. Oo. And yung, uy, teka lang, may galap. Uy, teka lang, may nahuli si Apo dito, napakasakit naman ng arrow. At dalawang palo lang ni Choya mo, Jackie, yun. 29 on the board, 5k lead, 18 minutes in. Andre yung dagger ni KP. Might be a smoke
dito yung SMG, pero smoke dito yung MG Trust, ha? Yep. Wala eh, sobrang pulido din kasi ng galawan ng MPG eh. They know the timing, alam nila kung kailan sila lalaban up against the heroes of SMG. And tingin ko, lalo-lalo na kapag walang ultimate yung SMG, sobrang... Hello, anong panlaban yun sa teamfight? Nakaman na yun, may narinig akong Spear, Ymir, Narina, Vlad. Nakakuha nila set 0 dito, pero magkakabol. BKB being pop on Fearless, pero nandun yung Static Link. Naku, napatid na. Pero KP, tamang leap lang, lapas silang nahuli. Na-core dito ng MG Trust at nandito na si Jackie na may Chrono Spear. Nandun naman yung Yules, Ymir na pinaikot. Yung Koyang Faces Boy dito, pero napapatagal yung teamfight ng SMG. Exorcism, tamang focus lang sa Tori si Moondragon. Pero Silence on the 2. And a Chrono Spear, got Afu. Okay, pero mo dito, nakalabas sa Chrono yan. At talagang Spirit Cypher ticking up. Pero KP naman, napana, tinamaan. Nang follow ni Koyang Mujaki, patay na yung Mars nila. Takbuhan na ng SMG rito at maghahabol ng MG Trust. Okay, Psycho 1 lang. Pabak na rito, pero lalaban pala yung SMG, and Masaros may kakunata pero nanlalambot ng tuluyan at mamamatay na nga. 1-for-1 offlane for offlane yung naging trade doon. So, masyado din tumapang si Masaros doon, ha? Even with the exorcism, pumasok pa rin siya. So, isa din yan sa kailangan iwasan ni Masaros, yung maging sobrang aggressive na nakakabawi yung SMG. So, tingin ko naman so far, kahit sabihin natin na lumalamang talaga yung MTG sa team fight, kahit papano, as we've seen earlier, tingin ko kaya pang bumawi ng SMG. As long as hindi talaga sobrang alugay yung team fight na nangyayari. Ang problema nito, kapag talaga masyadong tumagal yung laban, Faces Boy talaga mag-i-scale. Hindi na nga lang with that team fight is isa lang yung nakuha ng ano ng Faces Boy. And then nauna na yung Ghost Ship bago makapag-chrono. Wala yung, silang combo rin, no? Oo, wala silang combination. Kaso, hindi yung combination na combo. Na combo. Yung OMG Gyrocopter dito. Mega kill kay Fearless. Pero nandito sa kabilang banda si Mid 1, Static Link on Fearless. Okay, Mid 1. May BKB na rin naman nata yan. At pwedeng i-bait yung mga spell dito. Pero si Moon nakakuha si Atsera sa kabilang banda. Pero dito, 4v4 yata yung mangyayari. Labang Chrono Spear yung MG Trust dito. That means back out na muna yata sila. Malaban pa yung SMG, ha? Parang after the BKB sila yung naging aggressive. Yep. So kailangan talaga mag-scale ng Faceless Void dito sa game na to at magkaroon siya ng decent damage to be able to fight team fight up against SMG. Dapat din maganda. Uy, taka lang, ah. Uy, no. Hindi. At tama tuhog, pero wala pakakapitan, no? Wala siyang kasama doon. Nagulat na ako, eh. Ina-ask ko ngayon sarili ko, kaya ba ito mag-solo kill ng isang Mars? Wala ako po din, eh. Hindi niya kaya kasi may sangge, eh. Yung Faceless Void, so... Nagulat ako, ang aggressive niya doon, eh. What if nandun yung Disruptor, eh, di patay. Patay, mapapabalik pa lang. Eh. Okay, yan. Pero 4K lead still at 22-12 on the board as MG Trust. Yung kanilang lineup talaga gumagana sa ganyan, eh. Pero yung SMG rito, alba, kailangan ba nila talagang magmadali? Ate Casey? Ano Casey? Ayan. Pero, well, tingnan na lang natin. SNY din pala yung gusto ng Kuga. Okay, maganda din naman talaga yung SNY dito kasi kung tutusin, gusto mo talaga mabilis lang mawala yung mga ability na ibabato sa'yo. And Static Link, yung mga stuns, durations, and etc. Mainly yun din yung nagiging purpose ng Sangge kasi ito na lang yung item na merong status resistance. Boy, diba? May split na nangyari dito, NQ. Silent Spirit Siphon, pero may Chrono Spirit si Mang Jack rito. Nandun na yung BKB ni Moon. Exorcism being pop and KP rito. Umuporma-porma, pero set 0 dito. Mukhang wala nang mapupuntaan. At mamamatay set 0 dito. And Jackie natuhog. Nandun nga yung sa SNY niya. Talagang hirap patayin si Jackie rito. Naku, tumatagal na naman yung teamfight. May Chrono Spear pa dito yung MG Trust. Kaso nga lang, kulang sila ng isa. Hirap gumalaw din, no? Napaka-spread out ng MG Trust. Oo. At saka, ang maganda dun, hindi
lumaban. Yung MTG. Mm-hmm. They know the timing. Support lang yung nakuha with all those big ultimates ng SMG. And for Roshan, me, that's a win-win for MTG. Mm-hmm. Kasi nagamit yung mga ultimate, support lang yung nakuha, and then sila, ready-ready lang lumaban. They do have all those big ultimates, Chronosphere, Ghost Ship na pwede na ipanglaban inside this Rosh Pit. Pero medyo ambitious to ah. Oo. Uy, naku po, Chronosphere on 2-2. Wala na mga ultimate pero gustong lumaban. Tatama yung bar ko sa dalawa. Patay na yung Gyrocopter dito si Midwan. Naku po, pulado na lang. Piso na lang yung buhay. Nakapag-BKB pero there's the brush. 2 down. Ba iba kong Gyro, make it 3. With SMG Rito losing hero on this rush attempt. I mean, wala na silang... I mean, SMG Rito, wala na mga ultimate pero may balak eh. Oo. Tingin ko dapat nga binigay na lang talaga nila yung ano eh. Yung Roshan eh. Ito yung mahirap. Sabi ko nga win-win talaga yun sa MTG. Nagamit yung mga big ultimates ng SMG. Just trying to bring down yung isang disruptor. And then wala silang nakuha afterwards. And that makes it MTG decide na kaya natin kunin yung Roshan guys. Walang panlaban talaga yung SMG kapag wala na silang mga ultimates. Yun yung downside ng hero nila. Especially DP and then Brewmaster na sobrang tagal ng cooldown. Grabe ng mga ultimate. Wala na sila talagang ulti, no? Pero kung binigay na lang siguro. So, there's Roshan pa naman yun eh. So wala masyadong ano, ages lang yung binigay. Kaya tingin ko dapat hindi na lang din nila inilaban dahil yun nga, alam nila kompleto pa sa Ricardo yung MTG eh. Okay, sana kung walang mga ultimate din ng MTG na pang set up with that ghost ship. Kaso... Parang sabi ng MG Trust, oh, naku, free team fight. Free win para sa atin dito. Yun nga eh. Tsaka kinukulang din talaga ng damage siya so far yung SMG. And tingin ko, kinukulang din sila ng disable kasi every team fight natatakbuhan lang yung exorcism. Wait, at naku po, may aganim shard na rin itong Disruptor. Nag-buyback din kanina si Afu. At tuloy-tuloy lang, yun magiging palo dito ng MG Trust. 10,000 na yung kalamangan. And ako si Fearless, inaabangan. Nakita, natuhog si Kuya mo akong karito. Nasan yung kanyang kupunan? At may BKB pa yan, may barko. Eto na nga, palapag na. At Fearless dito, palahati pa yung buhay as SMG. Mukhang kailangan nyo nang tumakbo, nandito na yung lahat ng MG Trust, pero naghahabang dito. May Chronosphere na ba yan? Si Kuya Jackie, lapo yan ha? Pero nahuli. Yung Kuya Masaros, may gaku natin. Pero Jackie rito, tama sa Iko yung laban. Wala pang namamatay. NKP pulado, tamang lagari lang. NKP, mamamatay ba? Maunang mamamatay si Fearless and Cesaros. Well, 2-for-1 trade. And Jackie rito, yung Chronosphere nandun na, pero yung mana, kulang pa. Okay. Ito na, tamang backup lang si Kuya MG Trust dito. And then, After mabuhay dito ng kupo na yun, pwede na sila mag-smoke, no? Wala na mga bala dito yung SMG. Yun lang. Pero maganda naman yung teamfight na to for SMG. Clearly because nakuha nila yung isa sa mga big fish ng MTG, which is etong si Fearless. Yun nga lang, isa din sa dapat iwasan ng MTG dito is lumaban din without all those ultimates na hindi sila ready. So, despite having that Aegis of the Immortal, meron pa rin silang big casualty, yun nga, si Kunta. So, wala pa din kasi sila Chronosphere during the time, hindi sila handa lumaban, kaya hindi pa sila ganun kalakasan na kahit walang Chronosphere, kayang lumaban. Kaya nila, kulang pa rin talaga, no? Kailangan pa rin ng Chronosphere. Oo, kailangan pa rin talaga nila ng set para tumama ng maigi yung barko. Yep. At SMG knows that, kaya kailangan nilang magmamadali sila pang maka-cooldown yung ultimate dito ni Faces Void eh. Pero ngayon, up na, uy, Apo TP bash, hindi na inabutan. Pero ito, di na matatakot yung MTG na, okay, laban tayo guys, dahil nga, wala nang mga ultimates yan, wala nang ibabato sa atin yan, or wala nang way para pigilan yung pagpupush natin dito sa may bottom lane. And we do have that Aegis Immortal to work with. Push out objectives. So, yep. Wait, ito yung iniisip ko, paano lalaban yung SMG pag wala silang ganyan eh? Parang wala, no? Siguro hintayin na lang din yung hintayin na lang din na mag-cooldown, pero mauubusan kayo ng objectives eh. Wala eh, ganun talaga eh. Mm-hmm. At
ito yung hero na pinick out mo na sobrang dependent sa spells? Ultimate eh. So wala akong magawa. Wala akong magagawa. Dapat dito, kapag ganito yung heroes na pinick out mo, dapat manalo talaga kayo sa team fight, like as in full team wipe before kayo makakakuha ng magandang objective. Or di kaya, kung manalo man kayo ng team fight, dapat malapit kayo sa tore para masulit yung exorcism. Ano ba? Yep. So, pero dito, wala eh, kontrolado din. Smoke of the Seed came from MG Trust, 10k lead steal. At SMG may mga ultimato na sila. Ito, titignan natin. May mga ultimates na pareho. Sino magwawagi sa teamfight? Kaso naunaan na si Roger rito. Static Storm binigay na. Pero may bako na Rogin. Kronos Piranto mid 1. BKB kaso walang nakapitan dito. Static Link kay Jackie. Pero sa likurang banda nahuli. Nahuli. Natuhog si Zed Zero dito. Spirit Siphon. Killing him. At sapopol na si Mangmon dito. Buyback sa mga support. And Jackie. May Age of Immortal pa naman yan. Pero apo dito. Naku po, napakasakit ng damage dito ng Spirit Vessel. Pero round number 1. On to Faces Void. May BKB. Pero wala ng Chronosphere. And Fearless. Nasaan na yung kung kanila? At Rogi, nakaka-buyback lang. And Masaros dito. Lapang boss eh. Tamang lagari lang. Tamang asar lang. Na may BKB na. Yung kuya mo Masaros dito, Scapy will fall, double kill. Ang kuya mo, jacket mo, takbuhan na ng SMG rito, maghahabol si kuya Masaros. Ay, mapapasobra ka dyan, talagang may kalalagyan ka, Yules. Arrow to follow him up, and Roger rito, nag-buyback kanina yan, dieback godlike yung isang Mirana dito na support ng MG Trust. At naku, Hekis, kay Moon, tamang torrent, and a glimpse back on Moon Vessel, pero BKB nandun na, takbuhan na muna yung MG Trust dito, nagkasayangan, pero hindi na talaga din kaya, no, pag ganyan yung nagiging team fight MG Trust. Wala, hindi nila kaya yung MTG with this kind of hero kapag wala na silang ultimate. Kita mo yun, pinapasok na lang si Death Prophet eh. At saka kahit hindi masyado maganda yung naging Chronosphere dito na MTG, ano eh, hiwalay-hiwalay kasi yung teamfight na nangyari eh. There's no proper target for SMG to take in. Sino ang magiging target nila dito? Ang hirap. Ang hirap indeed. Kaya ano lang, si Disruptor lang yung pinaka-vulnerable na pwede nilang mapatay. Na mabilisan din, no? Oo, within the teamfight. Kasi sabihin na natin si Kunka napakakuna at meron pang BKB. Mirana does have the 3 charges of leap. Timberso na napakakunat na merong sanggen kaya BKB and then Timber Chain out. Kulang pa kayo sa disable and then Faces Void na merong BKB tas may time lock out. Yeah, so ang hirap pumili ng target and si Disruptor lang talaga yung parating nagiging casualty ng MTG, which is okay. And na-retta buyback na rin siya eh, no? Oo. Okay lang para sa kanila. Kasi support lang naman yan, position 5 pa. Tapos magagamit mo yung mga big ultimates mo sa kanya. So what? Doesn't matter. 5 lang ako. Gusto nga yun eh, no? Gusto nga na 5 yun. Yun yung gusto mo mangyari, mabitaw sa'yo yung mga big ultimates and then tapos na. Ayaan mo na yung teammate mo na tapusin yung laban. Okay guys, wala ng ultimate yan. Kayo na bahala sa kanila. Usually naman, 5 sacrificial lang be. Parang ganun nga. Yun nangyayari dito na Fearless. Kompleto regado na. Salt Kiras, BKB, SNY's, going for the side of Vice. Pampakunat pa lalo talaga yan. And Razor dito, Refresher Orb. Yung kanyang bagong bili. At Ate KJ. Roji, naku nakakita si Roji rito. Spirit Vessel, pinagpapalo. Limang Jackie. Yung koya mo, Roji doon. Patay na naman si Roji sa kanyang Brewmaster, ha? At saka... Pakita ng palo. Oo. Kung... makikita naman natin etong build ng Razor, parang familiar siya, di ba? Ginamit na dito ni Topson. Ay, Chronosphere, may naramdaman ako. Nahuli si Mang KP na naman on the top lane. And KP will fall. As Jackie rito, buo na yung kanyang Ayops Cadian. Level 24 as well. May Aghanim Shard na rin. Uy, pahirap na ng pahirap sa SMG. Yung kanilang drop, hindi talaga kayang pang ganyan eh. Oo. Tingin ko... they would settle down for a hero na simple lock, pero may rock. Oo. Naku, nahuli pa nga si Moon dito. Wait na nga, yung nangyayari dito. 1v1, they fall. As SMG, delikado na yung kanilang nagiging drop. Ano pong kailangan nilang gawin dito? Kung mag-dive siguro ng malalim talaga yung MG Trust, no? Oo.
kapag talaga naging careless etong MTG, pwede pa. Pero kasi tingin ko, hindi na yung gagawin ng MTG eh. Oops. Mm-hmm. Nako, oy, Static Storm and Roger dito, mamatay na naman, nakakabuhay lang. Answer kill kay Jackie, ito na yung high ground attempt ng MG, Trust, X, kay Mid 1. May BKB pa naman yan. Arrow will connect in Mid 1. Okay, Mid 1 dito, might be in some trouble. Mapapaboy yung BKB niya, mukhang, oh, nandun yung Yules. Mamatay na. Pagdating niya lang ng buyback yan, ha? And I think, this is the game. May buyback pa naman yung Razor dito. But still, napakahirap na. Pinagpapalo na lang ng MG Trust dito. Yung SMG, yung drop ng SMG, hindi pag ganito eh. Oo. Dapat sila yung gumaganito eh. Oo. Nako po, kita mo naman si Jackie rito. Labas-pasok na lang. Okay, BKB, Arena of Blood. And Jackie rito, pwedeng mamatay yata. Oy, pwedeng mamatay si Jackie! And Jackie rito, static link sa kanya. Tamang tug, hindi na nagising. At mamamatay si Jackie, pero naku, makukuha pa si Masaros dito. BKB? May TP pa na ba yan? TP out! Kaya ba ng damage sila? Mukhang hindi yata, pero mamamatay still. Itong faces void na yung pwede pa yung SMG rito. Lumalaban pa, TKG. Masyado din maasim si Jackie right there na nagta-time walk in eh. Hindi niya din inaasahan yung incoming buyback from this Razor. Pero malas nga lang na SMG. The timing is not there yet. There's no Roshan. So, if ever man na, ayan, nakuha na si Faces Void and then si Roshan, maganda sana yun kasi another objective yung pwede na makuha. Kaso, pwede pa naman sila lumaban. KP rito, lang BKB yan, napaka-asim. Static Storm, binigay na rin ang KP. Mamamatay si Moondragon dito, nang lalambot na rin. And Moon, mamamatay. And SMG rito, desperation time na ba? Eto, pero no, kita mo naman, tumatangki lang itong si Fearless na may boat pa naman. Paparating na yung barko rito, tatama kay Mid 1. Nope, kay BKB. Yokoya mo Razor dito, but Roji will fall. Tatlo na yung patay sa SMG. Dive back off. Tatakbo. Saka pupunta. Pang Mid 1, pinabalik sa nakaraan. Para paglaruan, Mid 1, mamamatay na rin. Nakakabayback lang. Kahit wala kaming Jackie, kaya namin ng apat, sabi ng MG Trust dito. Oo, tsaka wala itong mga ultimates yung ano eh, SMG right there eh. Tapos nagtry sila mag-chase down ng hero ng MTG. This is not looking good and this might be the game. Yup. Hindi na talaga kaya without, parang eh. Oo. 80 seconds without the Razor and then meron pang double damage. That's another objective na makukuha ng MTG and I think last team fight maybe. Pwede. They could wait out. Oo, for the Razor na mag-respawn and then maybe they could try. At least nag-try naman. So, eto na. Aakyat na itong MTG. Mabilis ng Roshan, no? Oo, may double damage. Sobrang swerte nga eh. So, parang itinadana na, okay guys, tapusin na natin yung laban. No Razor. And, huwag na natin bigyan ng chance na makabawi pa yung SMG. So, eto na. So, gulat factor with that MLS. Kaso, yun. Uy! May four stuff. Naku mo, kumapit. Yung tuhog dito kay Koya mo, Fearless. Pero nandun yung SNY, mabilisan lang yan. Pero nababawasan. Nasa exorcism. Pero may keso. Yung kungka rito. Tamang psycho lang. Naku, pumasok na pala si Mang Jackie. Pinatay si Apo. Bye, bako na Apo. And Roger rito. Bash and Roji might be in some trouble. Yes sir, double kill ang Jackie and time walk sa mga support muna yung focus ni Goya mo Jackie rito. Moon, nakapag-blink out pa naman yan. Pero Roji, nakakabayback lang. Nakapunan ako, kasakit na ni Jackie rito. Triple kill on Jackie and Moon dito. Mamamatay din. Ultra kill and I think this is the game number one. Kukrono niya, gusto ng rampage. Chrono Spear and Jackie rito. Pahingi naman ako ng Raya. Nice static link, sayang. Sayang yung rampage na gusto sana ni Jackie. Ayaw na nga palabasin si Mid 1 eh. Oh! Yes, Mark! Oh! Okay! Gusto siyang pasukin eh. Gusto siyang patayin eh. Oh no! Ah, pwede mga ganda dito ng question mark din. Pa-question mark, Jackie! And Mid 1 will fall. Hey! Hey! Parang si Moon naman yung nantip. Ah, actually si Jackie. So, ayan. And GG! Game 1! Yung lineup talaga ng SMG, may plano. Pero yung MG Trust dito, disiplinado, TKG. Tingin ko sa drop lang talaga nagkakatalo. Both teams malakas, pero mas maganda yung naging execution, naging laning phase na MTG, and
Kahit napahirapan naman yung pace sa subord, it's just that yung Punka kasi tsaka si Masaros, they give out decent space for pace sa subord na makabawi sa farming. And tingin ko naman, yun nga, na sinasabi ko kanina pa early on na drafting pa lang, gustong-gusto ko talaga yung heroes ng MT. Masyadong simple, paganahin. Masyadong masabi nating fancy yung lineup ng SMG, no? Yes. Pero tayo sa simple. Oo. Pero rock. Ayan. Oo. May dating. May diba? Dating. Pero yun na nga, guys. That would be our game number one. So, magbabalik kami for game number two. Huwag kayong aalis. At kami ulit ang yung naging caster for this game number one. This is KJ. And I'm Jesse James. So, huwag kayong aalis. What's up, Mazer?